Hello mga kabisdak, welcome back to our channel. Ang lulutuin natin ngayon ay isdang bitilya na may kalabasa at malunggay. Una, magpapakulo po tayo ng tubig, sama na din po ang luya. Sa ganito karaming isda, 7 glasses of water po ang nilalagay ko. After that, hintayin natin hanggang kumulo. Kung napapansin nyo, luya ang una kong nilagay dahil meron po tayong kalabasa. At ayaw kong ma-overcook ang iba pang mga spices. So, pakukuluan ko muna itong kalabasa at kung half-cook na ito, saka na natin ilagay ang mga remaining spices. This is just my own version sa pagluluto ng tinulang isda. Dahil gusto kong half-cook lang ang mga spices. At ngayon kumulo na, sunod na natin ilagay ang sibuyas. So, ang kalabasa po natin dito guys is half cook pa lang po ito. Kamatis. At ang bell pepper. Takpan natin ulit at hintayin hanggang kumulo. Pagkakulo, ilagay natin ang isda. Naka-lower down po yung apoy natin dito guys, kaya hindi siya masyadong, nakikita nyo, hindi siya kumukulo. Kasi ayaw kong ma-overcook ang ating mga sangkap. Lagyan na din natin ng ground black pepper. At dagdag na pampalasang magic sarap. Takpan natin ulit at hintayin kumulo. At ngayon kumulo na, lower down ko ulit yung apoy, nilagyan ko ng asin. At hahaluin natin ng kaunti upang ma-distribute ang ground black pepper at ang asin. Pagkatapos, takpan natin ulit. Hintay natin kumulo. At dito natin ilagay ang ating malunggay. At after 3 minutes, natapos takpan ito, luto na po ang ating tinulang isda. Pagdating naman sa pagtitimpla guys, depende po sa inyo kung kailangan pang dagdagan ng asin. So, every now and then, titikman nyo po ang inyong mga niluluto. Yun ang sekreto. At eto na po ang ating tinulang isda with kalabasa and malunggay. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. Spread love mga kabisdak. Please comment down below for any suggestions. Subscribe to my channel and hit the bell button for more cooking videos. Bye!